Kumusta po kayong lahat mga kabahay? Ang nakikita po ninyo sa inyong screen ay ang socialized townhouse ni AP Combs. Ito rin po ang mga units na itatayo dito sa San Ildefonso sa lalawigan ng Bulacan. Pero bago yan, ako nga pala si Rog ng RR City Realty. At kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. So paano kabahay? Tara! Diretso na tayo! By the way mga kabahay, disclaimer lamang po, hindi po ito ang mismong community na matatagpuan sa San Ildefonso. Sa ngayon po, land development pa lang po ang San Ildefonso dito sa Bulacan. At ito pong nakikita ninyo sa video na to ay ang subdivision po na socialized townhouse ni AP Combs na matatagpuan po dito sa lalawigan ng Tarlac. May mga black and lot na yan. Yan os. Pag mga ganyan mga kabahay, so yung kalsada dyan, so one-way parking lang yan. Kaya ako medyo, kasi nasa around 6.5 meters po yung kalsada na ganyan. Kaya ako magkatapatan kayo na inner, ay kailangan nyo mag-usap kung sino yung parking sa Monday, parking sa Martes, mga ganon. Pero kagandahan naman kung makakuha kayo ng mga, halimbawa ganito po, corner unit. So yan, pwedeng-pwede nyo itong i-convert sa parking ninyo. So yan, lakad tayo mga kabahay. By the way, ito po ay Uptown Village. Dito po yan sa Tarlac City, Tarlac. So yung subdivision po na to at yung mga klase ng bahay na gagawin sa AP Combs San Ildefonso ay kamukhang kamukha rin po ng mga bahay dito. So more or less magkakaroon kayo ng idea kung ano ba yung subdivision or yung community na inyong ang madadatnan sa oras po na ma-turn over sa inyo yung bahay. So ganyan, napaka very peaceful. Pero ang kagandahan dun sa San Ildefonso, mas mahangin dun. Sobrang hangin dun kasi dito kasi medyo mainit pa. So ayan mga kabahay, kung mapapansin po ninyo, may mga ibang bahay na nagre-renovate na ng kanilang mga bahay. Yan, no? So pinapa-enclosure na nila yung kanilang setback. So, 'di ba meron silang 1.5 meters na setback at nasa around 3.5 meters yung kanilang ayan po, kinonvert niya sila tundahan, no? Ayan mga kabahay, napakaganda. So, 'yun, lalo na pag nasa main road ka. So, pwedeng-pwede kang mag-parking lang sa kalsada, mga kabahay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag mga nasa secondary road kayo, kailangan one side parking lang kasi wala nang makakadaan. Yan. Okay. Yan mga kabahay, oh. Okay. Yung mga bahay na hindi pa po natitira na may mga may-ari na po niyan, so nag-aantay na lang yan ng loan applications mga kabahay. Yan. Okay, so mabalik na tayo. Okay mga kabahay, so mag-empty house tour po tayo dito sa socialized townhouse na turnover unit para magkaroon po kayo ng idea sa mga bahay na itatayo dito sa San Ildefonso. So tara, samahan nyo ako mga kabahay. So ito po yung turnover unit. Yan, ito po ang kulay ng pintura ng sa socialized townhouse. So monochromatic, parang earth tone lang po yung kulay niya. Yan, meron na rin po dalawang bintana yan mga kabahay. At meron na rin po yung grills for your protection, for your safety. Okay, so meron po kayong around 1.5 meters po na setback mula po dito sa inyong property papunta po sa gutter. At around 3.5 meters naman po yung lapad niya. Okay, pasukin naman po natin yung interior. Yan. So, sa around 33.6 square meter po yung magiging floor area po ng sa San Ildefonso, Bulacan. So, hinati po yan. So, magiging 18.6 po sa ground floor. At 18.6 naman po sa second floor. Yan, so meron po siyang provision for dining area, pati na rin po sa
living room. Yan. So nasa yung size po nito mula po dito sa dito po sa pintuan na yan papunta po sa dulo is nasa around 4.8 meters po. Yan. Pag pinasok po natin yung CR, yan. So, rug finish lang po siya. Yan. Pero meron na rin po siyang lavatory at toilet bowl. So, nasa around 1.96 meters po yung laki nitong CR natin. Yan. Okay mga kabahay, so nandito po tayo sa likod. Service area po ito. Yan. Meron po kayong espasyo dito nasa around 2.7 po from your property. Papunta po dito sa, yan, hati po kasi kayo nung katalikuran po ninyong bahay. So nasa 2.7 po yan mula doon sa inyong property. Ngayon ang lapad naman po niyan ay nasa 3.5. Yan, 3.5 po yan mga kabahay. Yan. So pwede nyo yung ipa-enclose. Ito po na meron na tayo dito na lababo. So yung mga home buyers po mga kabahay na nakakakuha po sa mga socialized townhouse ni Epico. So ginagawa nila itong full kitchen and syempre laundry area na rin po dito sa kabilang side. Smooth finish na po ito mga kabahay. So ready na po yan for skim coating. Yan, hindi nyo na kailangang i-grinder yan. Skim coating lang tapos pintura na. Bakal po ang turnover natin pag sa mga socialized townhouse po. Bato po sa unang tatlong baitang. Yan. May handrails na rin po mga kabahay at meron na rin po ditong pangharap po yan. Provision po 2 bedrooms po ito mga kabahay. So yan, though wala pa siyang partition, so kayo na po magpapagawa. At wala pa rin pong ceiling sa second floor, so kayo na po magpapagawa niyan mga kabahay. Okay mga kabahay, so ipapakita ko na rin po sa inyo yung itsura ng corner unit pati na rin po ang end unit. Okay mga kabahay, so ganyan po ang itsura ng corner unit. Yan. Nasa in most cases nasa pagitan po siya ng dalawang magkahilerang townhouses. So nasa around 2 meters po yung haba niya mula po dun sa firewall po ninyo papunta po dun sa inyong property line. 2 meters by 9 meters yan. 9 meters po yung haba at 2 meters po from your firewall. So ito naman po ang itsura ng corner unit. So meron po kayong extra lot. Yan po. Nasa around 51 square meter po ang minimum lot area ng socialized townhouse sa San Ildefonso, Bulacan mga kabahay. So same lang naman po yung size with regard sa setbacks po ng inner corner pati na rin po yung end unit. Dito po sa harapan niya pati na rin po sa likod. Yan. So nagkakaiba lang po sa end at corner dito po sa isang side nila yung ekstrang lote. Yan. And there you have it mga kabahay, kung kayo po ay naghahanap ng murang pabahay po na hindi naman kalayuan sa Metro Manila at hindi bahain dahil mataas ang lugar, so pwede nyo pong i-consider ang Epic Homes San Ildefonso. Yan. Soon to launch na po ito. We are accepting lineups na, so pwede po kayo mag-message sa amin para po maiabang namin kayo ng mga units at maiposition po ninyo ang inyong mga bahay sa mga best spot dito sa subdivision. At kung ikaw naman po ay naghahanap ng may ekstrang lote, baka para sa iyong garahe o pati na rin po sa pagtatayuan ninyo ng tindahan, pwede nyo pong i-consider ang end unit. Nasa around 4,000 plus lang po ang monthly equity niyan at di hamak na mas malaking space po ang corner unit na nasa around 6,000 pesos po ang monthly equity po ninyo.